batok, what baboy para sa jowa mong baboy. Let's go! Hinanda na ni Kuya ang ingredient. At hindi naman syempre mawawala ang tenga ng baboy, tokwa, sibuyas, kalamansi, sili, at leeks. Dito po, nagpakulo na po si Kuya ng tubig para pakuluan na ang tenga ng baboy. Maglalagay na po siya ng dahon ng laurel, pamintang buo, at asin. Pag kumukulo na po ang tubig, ilagay na po ang tenga ng baboy. At hintay na lang po na lumambot ito. At dito ipe-prepare na natin ang ating tokwa para habang nakasalang ang ating baboy at pinakukuluan ay nagpiprito tayo ng ating tokwa. Sa malinis na kawali ay maglagay lang tayo ng ating mantika at dyan natin ipiprito ang ating tokwa. Piprito lang natin ang ating tokwa isa-isa at habang piniprito ay nagpapakulo naman tayo sa kabilang kalan ng ating baboy. Pagluto na ang tokwa, ayan makikita nyo naprito ko na, tatarin na natin to ng mga pa-cubes-cubes lang na ganyan. Yung kaya lang natin kainin, yung pang sa atin sa bahay lang. At dito tinadtad ko na sila isa-isa para mamaya ready na sila at imimix na lang natin sila sa baboy. Nga pala na habang nagluluto ako, nagluluto din pala si mama ng ulam para sa sarili niya. Ayan, bulang lang na may kulitis. At syempre ang sahog, piritong bangus. Pakukuluan lang daw po niya yung mga gulay na yan at okay na daw po ang kanyang ulam. At dito nga po pinakukuluan niya na po ang kanyang samot-saring gulay. Ayan, sigarilyas, bulaklak ng kalabasa, talong at okra. At pagkatapos nun, luto na po ang kanyang bulang lang. Ayan, ang sahog po niya ay bangus na pinirito. At sa sauce naman po ng ating tokwa at baboy, gagawa na po tayo. Ayan po ang gamit ko. Uunahin na po natin ang toyo, susunod naman po ay ang suka, at susunod naman po ay ang ating oyster sauce. Pagkatapos po ng oyster sauce, ay lalagyan lang po natin ito ng asukal. At mix-mix lang po ay okay na po ang ating sauce ng ating tokwa at baboy. At dito titikman natin ang ating ginawang sauce to taste lang yan para mai-adjust nyo pa ang lasa ng inyong sauce na gagawin. At dito magtatadtad na tayo ng sibuyas at sili para sa panghalo natin sa ating tokwa at baboy. At pagkatapos yan itadtarin na natin ang ating piniritong baboy. Ay mintenga ng baboy. At ganyan ang kalalabasan niya. Ayan, sobrang sarap. At pagkatapos yan ay imimix na natin sila, ang tokwa natin at ang baboy. At susunod naman na ilalagay na natin ang ating sili at sibuyas. Pagkatapos yan na ilalagay na natin ang ating ginawang sauce na sobrang sarap. Kailangan guys, tansyahin nyo rin kung gaano rin karami yung ginawa nyo yung tokwa at baboy para maayon siya sa lasa ng ating ginawang sauce. Halu-haluin nyo lang na mabuti hanggang sa mamix ito at lumasa ito sa mismong karne ng ating baboy at sa tokwa natin. Pag na-mix nyo na ng maayos, pwede na yan. Plating na. Kumuha ka na ng mainit na kanin at sandukin mo na ang iyong ulam na tokwa at baboy at ilagay mo na to sa iyong kanin. Ano pa hinihintay nyo? Chibuga na! Unang subo para sa inyo lahat to. The perfect bite! At syempre kung gusto nyo pa makapanood ng mga tutorial sa pagluluto, huwag makalimutang mag-like and follow sa aking page para updated kayo sa aking mga video. At huwag makakalimutang mag-comment para yun ang lulutuin natin sa susunod na video. Maraming salamat! Ano? Pati na.